daytime. Ikaw ah. It's Friday and nakabili tayo ng pipino from Binggit, which is perfect for our pickles. So gagawa ko ng pickles. I shared this before already. So yan. I'm so excited kasi ito yung magandang gawin na pickled cucumber. Ready na yung ating pickles. As you can see, nahugasan na. And also, nagdagdag ako nito. This is just yung nabibili sa supermarket. Look at the difference. This is the regular ones, and ito yung galing kay Binggit. Look at that. So beautiful. Pwede na din yung paglalagyan. Ito yung nabili ko sa Landmark. Wide mouth, and then doon na din yung mga bawang, paminta, and sili. Pinapainitan ko din ang aking mga photos. Every 2 weeks nilalabas ko sila. At yan, overnight. Bukas ko na sila ibabalik sa akin. So, for tinola, meron akong sili na cream. So, dito natin kukunin ang ating mga dahon. Hi, good morning! It's Saturday morning. It's a very sunny Saturday morning and it's very nice. And kagagaling ko lang sa palengke probably 30 minutes ago. So, more than 30 minutes ago. Nakaligo na ako, nakalinis na ako. So, next thing to do is for me to keep all of this and prepare for lunch. So, it is really very therapeutic for me to go to the market sa palengke. Talagang may basket pa ako and all. So, I am very happy. And let me just share kung ano yung mga binili ko sa palengke. So, mga random lang naman to. Yung iba ay mga additional supply for the next coming days. And bumuli na din ako ng bigas na 2 kilo just to add to my supply. And again, the purpose is to just purchase vegetables. And fortunately, may nakita din ako, ay tahong pa pala. May mga nakita din akong some protein na I'll share later. Okay? So, yeah. So, this is a very fresh na celery. At pinutol ko na siya kasi hinugasan ko na kanina and all. So, yan. Very nice quality. So, this is 20 pesos. Isang stock. Talagang affected by inflation. Pero this is a very nice quality na celery. And kailangan ko siya. Kaya, I still purchased this. And, meron tayong kamote. I decided na maglaga mamaya. And magluluto din ako ng toge or gagawa ng toge na lumpia. So, I'll need some of this. So, probably 3 yung ilalaga natin for our afternoon merienda. So, yan. Very nice. May 2 klase doon. Yung puti and then this one. So, masanay ako dito sa reddish na kamote. Or violet. Or anong color yan. So, ito yung pinakamagandang quality ng, ang tawag namin sa ganito ay puro pagulong. Or I think this is sigarilyas in Tagalog. Na sigarilyas sa lahat ng nandun sa palengke. At ito yung kinuha ko. Ito yung nasa mga gilid. At kailangan ko to because I'm craving for Bicol Express. Na sobrang maanghang at napaka madaming taba. Kaya, in connection with this, bumili din ako ng karne na may taba. Meron pa akong mga buto-buto dyan at laman, pero wala na akong taba. So, this is a very nice quality ng meat na nabili natin. So, yan, for our Bicol Express. Bumili din ako ng tahong because I'm craving for tinola na tahong. So, yan. At sa binilhan ko nitong tahong, 1/2 kilo lang yan, may in-offer siya na cream dory, which is in very good state. Napakaganda ng quality niya. Tapos yung may taba-taba pa like this. Kumuha lang ako ng 2 to try. So, hindi ko pa alam kung anong luto yung gagawin ko. Meron pa ako dyan tulingan, salmon head. So, probably i-keep muna natin to. Unahin muna natin yung iba. But this is, binili ko na because bihira lang ako makakita ng ganito na very nice yung quality. So, we also have here 6 eggs. Meron pa akong
dalawang brown at isa. So, pangdagdag lang to. And this is good for siguro ilang weeks na kasi bihira lang naman ako magluto ng may egg. And yung sili, we have green sili kasi nga for Bicol Express and then for tinola mamaya. So, this is for the tinola. We have papaya. Very nice. Minsan, ang ginagawa ko ay umiikot-ikot muna ako sa palengke to check kung saan maganda. Doon may mga suki na ako na binibilhan. Like pechay, alam ko kung saan ako bibili kasi doon yung fresh. So, this is for my pet and for me. And we have here carrot para sa ating Shanghai. Gagawa ko ng Shanghai, gagawa ko ng toge. And then, this one, yung pipino for pagkakain lang. And then, palagi akong nasisira ng talong, but sometimes I crave for talong. Kaya na, now, I learned na isa lang yung bilhin ko at isa ring pipino kasi palaging nasisira, nasasayang lang. So, this is the, but may brown. Ah, yung color nung sa ilalim. So, yan. And, we also have papaya. Yan. For our fruit. Parang mas nahilig na ako recently sa papaya. Ito yung magandang quality doon. And bumili lang ako ng mga additional. As you can see, take the tatlo lang kasi meron pa akong supply. Ang ganda ng lalagyan ko ng sibuyas, kamatis, at bawang. So, yung calamansi din, lima lang binili ko because same with other vegetables, palagi siyang nasisira kasi very seldom ko lang siya gamitin. To the point na pagtitingnan mo na siya sa ref, dry na siya. So, kumuha lang ako ng lima just in case kailanganin ko. And luya kasi wala na akong luya. Ito yung toge na nabili ko kanina for 25 pesos. Hindi sana, wala naman to sa list and plan. Kaya impromptu lang to kasi ang ganda. So, that's the nice thing pag pumupunta ka sa palengke. Aside from it relaxes you, meron kang mga nakikita na mga hindi mo naman naiisip. So, I have to purchase tofua. Meron akong soft tofu dyan, pero hindi naman pwede. So, this is just yung regular na nasa palengke. So, this is 5 pesos each para dito po. At since magbe-breakfast tayo, we have puto. Though, hindi ako mahilig ng mga kanin, bread, pero somehow nag-crave ako nito. So, hindi pa po tayo nagko-coffee. So, let me just skip some of this and have coffee. Thank you. So, this is where I keep my sibuyas, kamatis, luya. So, open lang siya. So, meron pa tayong supply. Kaya konti lang yung mga binili natin. Tapos, minsan pag may patatas ako, dito ko na rin nilalagay. So, mas nag-last siya longer pag dito ko sila nilalagay. Ang naririnig nyo ay ang aking anak na kumakain na ng kanyang pechay. At may mga binili tayong konting supply. So, this one is the ingredient for chopakon. And then, migurin. So, upos na yung migurin. Meron pa akong pita bread. So, I need to make this. And ito ang pinuntan ko. Kasi wala akong nakikita ganito sa SM. So, sukang sinok. Ayan. Aside from this, I also purchased sugar. And ito talaga. Wait, ano pa ito? Ah, I also got munggo. And this. Ito talaga yung sadya ko kasi wala din ito sa SM supermarket. Ngayon, for now. Dati meron. So, naubos na. So, pangalawang bili ko na ng ganito before yung 20. I'm not sure if it's pieces. Hindi ko na matandaan. Pero I think it's more than that. Ano bang ibig sabihin yan? So, bumili din tayo ng Dunkin' Donut na munchkins lang nag-crave. And, yeah. So, munchkins, strawberry filled na merong purple yan, and choco butter yan. And syempre, hindi mawawala si Coco. So, this is 3 buddies na low ads. That's it. Meron ako mga, if you've seen my previous videos, I'm still using yung dalawa kong kawalik. And I have the parang heavy bottom na cooking pot. But I need this too. Ang tagal ko nang kinontemplate. So, let me just share this one first. So, this is the macaroon series.
Actually, I'm aiming for neutral colors kaso naakit pa rin ako sa Fink. So, this is by Masflex, a non-stick cookware. I don't know how many inches, pero nung, ayan, 20 centimeters. Very nice lang siya, smaller than the ones that I'm using now. So, this is for my quick cooking ng mga itlog, kung ano-ano man. So, dyan sila. And this one, let me just share this one. Pag nagpiprito ako, let's say, fried chicken, or gusto ko yung mga fish crackers na piniprito, medyo nahihirapan ako ng mga wide pans or talagang frying pans kasi it will require more cooking oil. Bumili ako sa mall and I found this very nice na saucepan. Saucepan talaga yung nahanap ko. This is stainless na heavy bottom. May nakita ko na mas maganda but katulad lang siya nung ginagamit ko. But ito, mas maganda kasi pa mas maliit yung bottom part niya. So, konti lang yung oil na kailangan. So, let's check. Yan. Adulting is real. Itsura niya. Yung isa ko na nakita is mas heavy or thicker. Tapos, dito yung hawakan, left and right, opposite side. And, mas pinili ko to kasi may additional discount at mas maganda pag magpiprito kasi gaganon-ganon ka. Bottom part niya is mas maliit dito as compared dito. So, perfect for heavy, I know, perfect for deep frying. Tapos meron din siyang cover. So, if you open this, ganito yung laman niya. Natry ko na siya kagabi kaya bukas na. So, meron siyang different, I think, ano to, flavor. So, yep. Tofu, meron tayong green onions. This is fried bean curd. We also have seaweed, wakame seaweed. We also have spinach. So, ganyan siya. And then, meron siyang ganito. So, let's count. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, 12 nga. So, tinago muna natin siya dyan. At ang kagandahan nito, instead na noodles, is more convenient siya. Though, syempre, mas mahal. Kasi, sometimes, or most of the time, I need soup habang kumakain. So, this is very convenient for me. And, yan. Dati meron sa SM, ngayon wala na. Sa Landmark na ako nakabili. So, we have here this small na bowl. Na nabili ko lang to sa thrift store for how many years na and I love this so much. Look at the details yan. Ang hiling ko sa mga thrift store na ganito. So, I love this. So, ilalagay lang natin yung content nito and then the seed. Ay, green onion to. So, yan yung laman ng isang sachet. So, ito naman. Ilalagay na natin. So, ganito yung lunch ko ngayon with pickled, I think that's radish, yep. And tamang-tama yung ating miso soup kasi dry ang ating lunch. And let me just show you. Quick lunch. There are times na gustong-gusto ko lang kumain sa bowl. Ay, sarap. You should try this. If you're into soup and yeah, no. Aha, nice. Oh man, save the best for last. Lalo na pag gutom na gutom ka na. You should have soup first.